Dahil natalo tayo kontra China, ay mas mahirap na path ang ating dadaanan, mga parekoy. Dahil ang susunod nating makakalaban sa Lunes, August 27 po iyan, ay ang malakas na team ng South Korea. Kung may mga wala mang players sa ating lineup, mga parekoy, ay may mga wala rin namang star players ang South Korea. Isa na rito ang parang Japheth Aguilar ng Socor na si Jongkyu Kim. 6'9 po ang kanyang height at isa siya sa mga pinakamalaking players sana nitong Korea. Wala rin po si Oh na isa sa mga pumatay sa atin noong FIBA Asia 2017 na tinirahan tayo ng tinirahan sa poste sa ilalim, mga parekoy. Kahit nga si Gabe Norwood ay nahirapan dyan, mga parekoy, pero kung may good news ay mayroon pa rin mga bad news. Dahil ang kanilang naturalized player na si Ricardo Ratliff ay nag-a-average ng 23 points at 13 rebounds per game. Malamang sa malamang ay isa siya sa mga magpapahirap sa atin sa Lunes. Isa pang nandito ay ang 6'2 na si Sun Yung Kim at posibleng siya ang pinaka-the best na slasher ng team. 21 points po ang ginawa nito kontra sa atin noong 2017, mga parekoy, ha? At asahan nating maraming puntos na naman itong makukuha kung hindi natin siya madedepensahan ng maayos. So sana ay mapigilan natin itong si Sun Yung Kim. Isa pa sa mga magiging problema ay ang napakarami nilang mga shooters, mga parekoy. Noong huli nga pong nagkita ang South Korea at ang Pilipinas ay halos lahat ng mga Korean players ay tumira sa 3. So pati ngayon ay isa yan sa mga posible nating maging problema. Dito masusubukan si Coach Yang Giao at ang depensa ng Pilipinas. Hindi lang sa 3 kundi pati sa ilalim dahil andyan nga si Ratliff. Well, punta na tayo sa aking inaasahang mangyayari. Ina-expect ko na i-score ng 20 pataas si Ratliff galing sa ilalim. Marami ang sasalaksak na pangungunahan ni Sun Yung Kim at syempre hindi Korea yan kung kaunti ang tira sa perimeter at sa 3, mga parekoy. Pero ito lamang ang inaasahan ko kung hindi natin sila madedepensahan. Pero umaasa pa rin ako na mababantayan natin ang ilalim maging ang mga slashers at mga shooters nitong South Korea. Sana, mga parekoy, manalo tayo. Well, si Coach Yang Giao ay kumpiyansa na mananalo tayo. So sana magkatotoo nga yun. Sana rin ay mag-step up ang mga locals natin at syempre patuloy rin dapat ang laro ni Clarkson. Ito lang, mga parekoy, para sa kaunting scouting report na inilatag ko para sa inyo. Please like the video, mga parekoy, kung tingin nyo ay liamado tayo. At dislike naman kung tingin nyo ay tayo yung tagilid. Yun lang, mga parekoy. This is the only gameplay. Good luck, Coach Yang. Good luck, Gilas Pilipinas. Puso at utak.